Jio. Mamimili na tayo dito. Welcome to India. Saan ako ng baka? Ay, nako, ang sakit ng likod ko. Diyos ko po, baka kahit saan andito. So what are we making? Pancake. First we're doing pancake. And then? And then hot chocolate. And Ate Harty is cleaning the? Grooming. And I am. And where is Kimmy? She's waiting down there. Kimmy is not here. Kimmy is not here. Good morning, Kimmy. Charge Appa's phone, please. Okay. Good morning, Kimmy. Yeah. Morning. Not too much. Not too much. There. Good, I'll get some more. Hindi ko siya nilagyan ng oil kasi may butter na po yung mixture ng pancake. So, hindi siya didikit sa pan natin. Actually, bumili na ako ng pan para sa pancake. Kaya lang nakalimutan kong gamitin. Ito, may pan na tayo sa pancake. Kaya lang nakalimutan kong gamitin. So, second to the last batch na ito. So, last batch na napakahilig kumain ng mga bata. Sobra. Kahit may sakit ako, ibang pakiramdam ko, dapat talaga ako magluto kasi hindi sila kumakain ng luto ng lola nila. Sa mga ka-givers, it's been 1 week na po na homestay lang talaga tayo, hindi tayo lumabas at ganito talaga. So ngayon ay hindi talaga ako mapakali na hindi mag-send ng pagkain doon sa tent village. So nagpapasalamat po ako kay Sis Ruby from Alaska kasi nagpadala ulit si Sis Ruby na tulong para sa tent village family po natin. Kasi sinabi ko kay Sis Ruby, hirap talaga kami ngayon kasi ang daming nagsialisa ng mga tenant namin. So, meaning tenant is arkila means pera. So, wala tayong pera ngayong pandemic na to kasi nagsialisa nga yung mga tenant natin. So, I'm so thankful for Sumit, thank you sa padala mo at Marisim Go from Philippines, thank you din sa padala mo, Sim. Thank you for the help. At sa gusto pa na tumulong po sa tent village kasi wala din silang hanap buhay. So meaning walang pagkain doon. So magmamadali lang po tayong aalis, bibili at saka ipapahatid natin doon kasi mahirap lumabas, risky. Kahit parang partial lockdown lang dito sa amin, mahirap pa din. Ayaw mag-lockdown ng gobyerno ng India kasi ayaw nila ng ekonomiya na hindi nila kaya magpakain ng mga tao. Yun lang yung shortcut doon. Ayaw talaga nila ng mga lockdown. Hindi kagaya sa Pilipinas na inaako ng gobyerno kahit lockdown. So, may suporta sa gobyerno dito, wala po. So, kaya naghihirap ang mga tao dito. Kung hindi man mamamatay sa COVID, mamamatay sa gutom. So, alis na po tayo. Samahan niyo po kami. So, mga ka-givers, partial lockdown lang po dito sa amin. May mga curfew, pero hindi siya totally lockdown.
Pero makikita mo talaga dito na sobrang wala masyadong tao, hindi kagaya sa normal na panahon. So, wala po siya masyadong ganap. Ito po yung pinakamalapit na palengke sa amin. Lahat ay, at least lahat nagmamask na sila. Noon wala silang pakialam sa mask, pero ngayon makikita mo kahit saan mga tao sa India ay nagmamask na po. So, mamimili na tayo dito. Welcome to India. So, wala, kung busy na araw mga ka-giver, sobrang daming tao dito. Pero ngayon walang katao-tao. Ito yung garlic namin dito, sobrang liit. Maliliit. Ito yung tricycle namin. Tomato. So tahimik po ang palengke. Buti na lang tahimik ka. Maghahanap tayo ng kamatis kasi walang kamatis doon. Sobrang ano niya. Hino ang mangga, season ng mangga ngayon. At watermelon. Tayo ng flour dito. Ata means brown flour at mantika. So check natin kung magkano yung mantika at saka yung mga flour. Baka, ay nako, ang sakit ng likod ko. Diyos ko po, baka kahit saan andito. Sasakay na po tayo ng tong guys, parang tricycle sa atin. Ito na. So, tumakas natin andyan. A few moments later. Givers, sa pagmamadali po namin kasi may curfew nga yung pamamalengke from 5 yata 5 to 7 lang. Nagmamadali kami. Yung telepono ni Apa na iwan. Tapos yung telepono ko, hindi na siya ma-open kanina. So, hindi na kami nakapag-video talaga. So, naihatid namin yung mga stock. So, almost 300 kilos na mga gulay. Yung naihatid namin, hindi ko na na-video po kasi hindi na gumagalaw yung telepono ko kanina. Ewan ko nung nangyari. So, happy po sila. Sobrang thankful po sila. Sobra, ang daming tao doon. Nasa malayo lang talaga kami. At isa lang yung pinaakyat namin. Tapos pinasuot namin siya ng mask kasi alam naman natin na delikado sobra. Ako, nanginginig ako sa kapag maraming tao, ganyan, natatakot ako kasi sobrang delikado talaga. So, alam ko naman yung mga protocols. So, kaya hindi na talaga kami nagtagal doon. Hindi na kami bumaba. Iniwan na lang namin yung stock sa kanila at sobrang grateful po nila. So, sa mga sponsors po natin, si Ruby, Sumit, and Sim. Ah, tatlong S ha. Si Ruby, Sumit, and Sim. From Alaska, USA, from India, and from Philippines. Thank you sa mga sponsors natin. Alam ko, dadami pa yung mga sponsors natin sa Tent Village. Nakakaawa talaga sila. Sobrang saya nila nakita yung mga pagkain talaga.
I'm so grateful talaga na nasa dasal ko sila lagi. Nasa puso ko sila lagi. Lagi akong nag-iisip. Kapag kumakain ako, iniisip ko sila. Nakakain din ba sila? So, sana marami pang magsusupport sa atin para sa 10 Village. Nakakaawa. Parang kinalimutan na sila ng gobyerno. So, take care everyone. God bless. Stay safe. Bye!